everyone, welcome back to your channel. This is James TV and for today's vlog guys, samahan nyo kami at nandito tayo sa Transcentral Highway. Dito lamang po yan sa Cebu. Ayan, papunta po tayo ng Balamban. Of course, kasama ko, shout out si Boss Jaime Francisco and walang iba kundi si... Ayan, nasa Cafe 21 na tayo. Ayan guys, masarap dyan. Si Inday Sara. Hindi, joke lang po. Si Ma'am Inday Aimee po yung esposa ni Boss Jaime. Alright guys, so itong lugar na to, Red Cliff na to, banda, no? Ito yung tambayan ng mga ayan, mamimitik, no? Kasi napakaganda po magbanking dito sa lugar na to. Pero guys, alam nyo, nakakatakot minsan, no? Kanina lang at kahapon, ang dami pong problema, no, na nakikita natin dito sa Transcentral Highway. Isa na po yung guys yung mga aksidente na nangyayari. Hindi ba kayo natatakot, di ba? Dapat maingat tayo sa pagmamaneho kasi siguraduhin na natin na makakauwi tayo sa ating pamilya, di ba? At of course, dapat wala tayong sakit, no? At of course, dapat meron tayong peace of mind. Alam nyo guys, may i-share ako sa inyo, no? Napaka-importante itong tatlong major financial needs. Ito yung mga natututunan natin, no, sa ating financial education na sinishare din natin sa mga kababayan natin, mga Filipinos, ano? So, unang-una guys, sa major financial needs na mga kailangan natin, no? Dapat meron tayong health care, meron tayong health insurance, no? Kasi guys, sa totoo lang, ito yung magpo-protect sa atin, no? Especially ngayon kung magkakasakit tayo, lalong-lalo na pag tumanda tayo, di ba? Saan natin kukunin kung hindi sapat yung retirement na naipon natin, di ba? Kung wala kang health insurance, wala kang health care, problema po 'yan, no? And what if yung pamilya natin hindi rin makapag-take care of us, especially kung medyo may sakit ka, di ba? O anong gagawin mo? Ibebenta mo ba yung mga properties mo? No? Yung mga naipon mo, yung sasakyan mo, yung motor mo, yung bahay mo, yung lupang nabili mo. No? So, guys, you have to take care of yourself, no? Habang bata ka pa, habang may income ka pa, habang kaya mo pang kumuha at mag-ipon para sa iyong health insurance, gawin nyo na. Umpisa nyo na ngayon. Pangalawa, sa mga nakikita ko, no, wag naman sanang may mangyari sa buhay natin. Guys, dapat meron tayong life insurance. Importante yan. Parang sasakyan, parang motor. Kinukuha na natin ang insurance yung mga sasakyan natin, no? So ayan, nasa Balamban na tayo. Just in case, no, ma-aksidente tayo, yung sasakyan natin insured, no? Maka-aksidente tayo, yung motor natin, yung sasakyan natin insured, no? So kumbaga safe yung ating sasakyan. Pero alam nyo guys, kadalasan, no, yung mga nakasakay sa sasakyan, especially yung breadwinner, yung mag-asawa, yung mga anak, no, walang mga insurance karamihan. Problema po yan. May katanungan nga eh, sabi nga ni Brother Bo Sanchez, what if God calls you to heaven? No? Nagmumotor ka, bigla kang kinuha ni Lord. Di ba? Eh, ang daming nagdidepende sa'yo. Yung pamilya mo, no? Yung mga anak mo, no? Kung mawala tayo, paano sila magsusurvive? No? Paano nila mapupursue yung mga dreams ng mga anak natin? Sino magbabayad ng mga utang? Sino magbabayad ng mga tuition fees nila? Yung mga taxes, napakarami pong gastusin guys, no? Importante yan. So you have to protect your family, no? Pangatlo, ito isa rin to sa pinaka-importante, dapat meron kang investment, di ba? Ayan, gala tayo ng gala, gastos tayo ng gastos, magtabi ka, no? Minimum 20% of your income, any income, dapat itatabi mo yung 20%, kasi yan po yung pera na yan, no? Ilalaan mo yan sa iyong future. What if you live too long, di ba? Kabaliktaran ng isa, kinuha ka ni Lord, ito naman, mabubuhay ka ng mahaba. Sinong magtitake care sa'yo? Kailan mo planong mag-retire? Na? Paano yung mga lifestyle na gusto mo? Gusto mo pang bumiyahe? Gusto mo bumili ng SUV? Gusto mo paikot-ikot lang tayo? Mag-relax tayo, di ba? May peace of mind ka, so dapat mag-invest ka. No? So, again guys, who will take care of us kung wala tayong ipon?
di ba? Gusto mo bang maging pabigat ka, or yan ba yung plano mo, maging pabigat ka sa mga anak mo? Ginagawa mong investment yung mga anak mo, di ba? So, guys, importante yan. Pangalawa, no, actually may bonus pa, no? Dapat iwasan natin mangutang. We have to live below our means. Kung ano yung income natin, dapat mabuhay tayo sa kung ano yung kaya natin. No, kasi kadalasan, karamihan, hindi ka naman nilalahat, pero talagang magastos, no? Yung income, ito lang, pero yung yung gastos nila mas malaki sa income. Alright? So, shout out muna kay Jaime at kay Inday. Alright? Hello, guys. Alright. Okay. So, ayan, guys. Tuloy natin yung ating sharing, no? So, sabi ko nga, no? Never depend on a single source of income. Dapat meron kang extra income, no? Hindi pwedeng isa lang, no? Reklamo tayo ng reklamo, di ba? Kulang yung sweldo natin, mababa yung sweldo natin, no? So gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng extra income, no? And then importante, guys, especially ngayong panahon na to, no? Laging bumabaha sa Cebu, nagkaka-aksidente dito sa TCH kung saan-saan, wala tayong emergency fund. Isa din yan. Isa yan sa importante din. Dapat 3 to 6 months of your monthly expenses. Kung single ka, no, dapat meron ka niya nakatago. Just in case of emergency, meron kang bubunutin, eh. Mahirap kung wala, di ba? Ang hirap-hirap na, you know, sakuna, bumabaha, nasisira ang bahay, bumabagyo, di ba? Wala kang emergency fund. Bagsak mo talaga niyan, guys, mangungutang, no? So dapat pinag-iipunan natin 'yan. Kung pamilyado ka, dapat nga 12 months of your monthly expenses, eh. Kasi kung mawalan ka ng trabaho, may magkasakit, 'di ba? Tuloy-tuloy yung buhay, no? Hindi ka mangungutang. 'Di ba? So guys, alam nyo, isa sa mga importanteng tinuturo, no? You have to ask yourself, bakit kailangan mo bang gawin ito, yung mga bagay na to? Bakit kailangan mo mag-save? Bakit kailangan mo mag-invest? Para kanino? 'Di ba? Dapat pangalawa, ano ba yung mga pangarap mo, no? Kaya mo bang i-provide sa pamilya mo yung mga pangangailangan nila para magkaroon sila ng better life, no, for the family? No, isa pa, o gusto mo bang i-replace yung income ng mga esposa niyo, yung mga asawa niyo? No, or maybe, no, makapag-support ka doon sa tumatanda natin, yung mga senior parents natin. Or kung OFW ka, OFW, no, makauwi ka ng maaga, makapag-retire ka ng mas maaga. No? So napakasarap ng feeling na become your own boss, no? Meron kang time freedom. Makapag-build ka ng sarili mong bahay, makabili ka ng lote, sasakyan, 'di ba? Importante 'yan, guys, eh. So sabi nga ni Brother Bo, or sabi nga natin, you cannot give what you do not have, no? Ngayon, kung wala ka talaga, hindi ka pwedeng magbigay kasi wala, eh. No? Paano ka magdo-donate sa mga charities, sa mga simbahan, no? Paano ka makakatulong sa pamilya? No, and the last one is become wealthy and be somebody, no? So ang sarap ng feeling na ganyan, guys. Sabi nga ni Warren Buffet, no? Isa din to sa mga gusto kong i-share sa inyo, guys, bilang kaibigan, no? Alam nyo, dapat mag-invest tayo. Hindi lang po sa pera, no? Kundi i-invest natin para sa sarili natin, no? The more you learn, the more you will earn, no? Dapat matutunan natin yung financial education. Alright? So guys, I'm inviting you guys na attend kayo sa ating free financial literacy seminar, no? Napakaganda po, guys, yung mga financial concepts na tinuturo. Napakaganda. Hindi kayo magsisisi. Pwede nyo pong ituro sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, no? Kasi wala naman tayong dapat gawin, eh, no? Kundi turuan natin yung pamilya natin, yung mga anak natin, para at least makaginhawa tayo sa buhay, no? Yung mga mayayaman, ah, yung mga meron na, of course, sila yung mga marurunong talaga. They know how to protect their money, yung mga kayamanan nila. Pero tayong mga wala, no? Iwasan na natin yung mga sakit na acne. Alam nyo, guys, yung sakit na acne, alam ko na yan, di ba? So
subukan natin, no? I'm inviting you guys, huwag kayong mag-alala, no? Wala pong bayad, libre po yung financial education na tinuturo po sa amin, no? I-share ko din po sa inyo. So, yun lang po guys, at medyo malapit na po tayo sa Balamban. Ayan, no? May mga tambay na dito guys, no? Napakasarap ng hangin guys, malamig, no? And sakto, kakain tayo doon sa Banong's Grill and Restaurant, no? So, tingnan nyo naman yung view na yan, napakaganda guys, no? Kung hindi pa kayo nakakarating dito sa Cebu, dumaan kayo dito, subukan nyo dumaan dito sa Trans Central Highway, no? At napakasarap po ng feeling. So, alright! So, bye-bye! See you!나 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a up I don't give a up 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a up I don't give a up 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖에 사람 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a up, I don't give a up, I don't give a up. Won't you call me when you get this? Yeah, 뭐 나도 내겐 네가. Yeah, 뭘 해도 내겐 네가. Yeah, I want more money, more money, more money. Yeah, I want more money, more money.
Limbo.